Kinabukasan, maagi sila nag-almusal at sabay-sabay na nagsimba. Dediretso na sila ng uwi kaya dala na ni Travis ang kanyang sasakyan. Matapos magsimba at kumain ng lunch, nagpaalam sila sa mga magulang ng binata. Humalik si Allison sa pisngi ng ina ni Travis. Oo nga pala, iha. Sabi nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Kailan nga pala ang kasal ninyo? Nagulat siya at pinamula na naman ang mukha si Travis. Ang sumagot, pagpaplanuhan pa lang namin, mommy. Don't worry, pag may date na ikaw na makakaalam para ikaw mag-organize. Tuwang-tuwa ang mga kaanak na lalaki sa narinig at muli siyang niyakap. Pero parang walang narinig si Allison, maliban sa sinabi ni Travis. Kasal? Wala iyon sa usapan nila. Tahimik lamang si Allison kahit na makapagpaalam sila sa lahat at nasa biyahe na paluwas ng Maynila. Tila nahalata naman iyon ni Travis. Hinawakan itong kanyang kamay. Is everything alright? He asked. Nagkibit balikat siya. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Travis. Napadaan sila sa drive-thru at nagpabili ng chocolate shake pero yun lang ang sinabi niya rito mula Cavite hanggang Pasig. Hindi naman na siya nito muli pang tinanong. Binitbit ito mga bag nila hanggang sa silid nila at sinabing magpahinga muna siya. Halata niyang gusto nitong magtanong pero pinipigilan lamang ang sarili. Nanatili sa silid si Allison at nanood naman ng TV sa sala si Travis. Nang umakit ito ng bandang alas 6 para yain siyang maghapunan, sinabi niyang hindi siya nagugutom. We need to talk. Bigla nitong sabi. Binitawan niya ang aklat na binabasa sa katilingan ng nobyo. About what? Lumapit si Travis sa kanya at naupo sa tabi niya sa kama. Bakit ka tahimik? Bakit ayaw mong kumain? Bakit di mo ako pinapansin? Kanina pa, sa Cavite pa. Tapos ngayon, may halong pagtataka at pagtatampong himig nito. Inisip muna niya kung magsisinungaling siya. Ayaw naman niyang mag-alala ito pero hindi malis sa isip niya ang sinabi nito sa mami nito kanina bago sila umalis sa Cavite. Kanina, sa simbahan. Simula niya. Sinabi mo kay mommy na pinaplano pa lang natin kung kailan ang kasal. Yes? Bakit mo naman yun sinabi sa kanya? Napakunot ang noon ni Travis. Bakit hindi? Hindi naman natin napag-usapan ni minsan ang kasala. Hinaplos si Travis ang buhok ni Allison. Well, given naman na yun, magkakababy tayo so dapat ikasal tayo. Tumayo si Allison at tumayo sa lalaki. That's not a reason for getting married. Tumigil siya sa tapat ng bintana at sumilip sa labas. Maliwanag ang buwan at nakikita niya ang liwanag ng gusali sa kalayuan. Sinundan siya ni Travis. Yes, it is. We're having a baby. Isa pa, we're good together. Doon siya nagalit. Tingalan yung binata at naniningkit ang mga mata. We're good together? Ulit niya. We're good together. Kaya mo ako pakakasalan dahil nabuntis mo ako at magaling tayo sa kama? Ali, simula ng binata. Neither of those are good or those are the right reasons for marrying, Architect Laksamana. Isa pa, hindi natin pinag-usapan ng kasal. Na pagkasunduan natin, nabubuntisin mo lang ako. I'm an independent woman, sir. Hindi kita kailangan para buhayin ng anak ko. At lalong hindi kita kailangan sa kama ko. Lumalim ang kulot sa noon ni Travis. I don't understand. You don't? Okay lang yan, Mr. Laksamana. Ang dapat mo lang namang intindihan ngayon ay ayaw kitang makita or makausap. So you may leave me alone. Tinalikuran pa niya ito. Matagal na walang imig sa Travis hanggang sa marinig niyang marang paghakbang nito papunta sa pintuan. Bumukas ang dahan yun pero, what for you is the right reason to get married, Allison? Narinig niyang mahinang tanong nito. Hindi niya ito nilingon. I don't need to tell you what that is. Hindi nagsara. Nagsara ng marahan ng pinto. Napaupo si Allison sa silang nasa tabi ng bintana tumulong kanyang luha. Love you, idiot. Yun lang ang gusto kong dahilan para pakasalan ako. Hindi mo kuwang matulog ni Travis sa guest room. Napakalungkot doon. Hindi siya sanay na hindi katabi si Allison. Hindi ito mababa para magkapunan kaya pinakita niya ito sa maid ng pagkain. Hindi nito ginalaw iyon kaya pinakita niya na lamang ito na isang batang gatas. Ininom naman daw iyon ni Allison kaya hindi na siya masyado nag-alala rito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagalit ito sa kanya. Oo nga't hindi nila pinag-usapan ng kasal. Pero hindi ba dapat matuwa ito at nag-iisip siyang pakasalan ito? Sino bang babae ang ayaw magpakasal? Lalo na sa lalaki na kabuntis dito. Mali ba siya ron? Bumaling si Travis. Inayos ang ulan sa ilalim ng kanyang ulo. Outside do kolambo siyang net kapag nalaman niyo ng mga kapatid, siguradong pagtatawanan siya nila. Ano kayang problema ni Allison? Dahil ba naglilihi na ito o dahil sa kasal? Gusto niyang lumaki ang anak nilang buong pamilya. Gusto niyang si Allison ang una makikita niya sa umaga at huling makikita niya sa gabi. Kung iisipin niya ng mabuti, may pagtingin siya sa babae. Mabait ito at magiliw. Independent, kayang alagaan ang sarili. Masaya siya kapag kasama ito at wala siyang gustong gawin kung hindi ang paligayahin ito araw-araw. Hindi kaya mahal na niya si Allison? Gulat pa rin sa direksyon tinungo ng pag-iisip niya si Travis na may marinig na may hinang yabag ng paa. Bumangon siya at naupo. Hinila niyang comforter na nalagag sa sahig.
Sa ilawanag ng buwan, nakita niyang nakatayo sa tapat ng pintuan si Allison maya-maya. Suot nito ang pajama top na sinuot niya kagabi lamang at may dalang unan. Napakaganda nito kahit gulo-gulong buhok at namamaga mga mata. Marahan itong lumapit sa kanya. Travis, bulong nito habang nauupo sa tabi niya. I'm sorry, inaway kita kanina. Mahina at tila nahihiya ang tingin nito. Naguguluhan kasi ako sa akin, sa'yo, sa baby natin. Hindi ko alam kung anong gusto ko ngayon. Ginagap ni Travis ang kamay nito at inakbayan hanggang sa nakasandal ng ulo nito sa balikat niya. I'm sorry din kung ano man yung kasalanan ko kanina. I'm sure nagulat kita dahil sa sinabi ko kay mommy. Hindi na mauulit. Hindi na ako magsasalita ng hindi nagpapaalam sa'yo. Tumawa ng mahina si Allison bago bumuntong hininga. Siguro kailangan ko lang ng space. Naninibago yata kasi ako kasi biglang nandyan ka na. Hindi ako sanay na may ibang tao. Napakagatlabi si Travis. Space? Ulit niya na may pangamba. Ibig bang sabihin gustong bumalik sa apartment mo? Hindi naman, sagot ni Allison. Pero siguro kailangan ko lang mag-adjust sa sitwasyon nating dalawa. I mean, from a no boyfriend since birth, kailangan ko rin siguro masanay sa intimacies natin. Na-overwhelm siguro ako. Napabuntong hininga si Travis. So ayaw mo nang tumawa muli si Allison? Hindi naman sa ayaw ko. Nabuhayan siya ng loob. Pero kailangan ko lang ng time para mag-adjust. So hindi tayo magsipuno ng disappointment ang tono niya. Kinurot ni Allison ang ilong ni Travis bago ito matamang pinagbastan. Inangat niyang kamay at tinaplos ang pisngin ng binata. Pwede pa rin, kaso sana wag muna. I need to sort out my feelings first. I'm sorry. You're special to me. Ikaw ang daddy ng baby ko. Yun lang kasi, I need to know who I am bago pa maging extension mo. Matagal siyang tinitigan ni Travis bago ito pumikit. Tumango at tinalikan siya ng marahan sa mga labi. Okay, sabi nito. I will give you space, pero hindi ka aalis dito sa bahay. Pipigilan ko ang sarili ko and I won't sleep with you, pero I'll watch over you and our baby. Deal ba yon? Tumango si Allison at umiti. Deal! Bumuntong hininga si Travis. The things I'll do for you, sabi niya. Halika na, dun ka sa kwarto. I'd move my stuff here. Travis, pigil ni Allison. You don't have to. I didn't say we would not be having a shared bed forever. Malay mo bukas, bigla na lang kitang akitin. Kumiti ito ng pilya. Kung kaya mong pigilin na sarili mo, okay lang na tabi tayong matulog. Kaya ba niya yun? Ngumiti si Travis. Basta ba kayakap niya si Allison, kakayanin niya kahit ano pa. Hindi malaman ni Travis kung bakit, pero mayat maya, nagarap siya ng peanut butter and condensed milk sandwich. Pangatlo na niyang nilalantakan ngayon at sinuwang kinikilabutan sa tamis ng kinakain niya. Okay ka lang? Kuya? Aba ka ba mamaya, maging insulin dependent ka na dadyan sa kinakain mo? Komento nito habang hinahalong isang tasa ng kape. Sa pantry ng opisina sila nakaupong mag-ama habang nag-aalmusal. Meron silang site inspection kaya maagang apat na laksamana sa opisina kahit pa Sabado. Ako yata naglilihi, ani Travis. Tinaas niya ang salamin sa mata na mamaba sa ilong niya bago maling kumagat sa sandwich at tumutulo sa dami ng condensed milk. Halo ka, bulala si Nico. Hinakbangan ka ni Allison, no? Not that I know of, sagot niya habang sinisipi panggatas mula sa dulo ng daliri. Ganyan yata talagang lahi natin, sabad ng kanilang ama. Ako din ang naglihi sa inyong tatlo. Si Nikong nakakaawa, pati morning sickness siya ang kumuha. Tukso ni Noah. Antayin mo lang kuya pag ikaw ang nag-asawa, sagot ng bunsong kapatid dito. Speaking of which, bumaling si Noel kay Travis. Napag-usapin na ba ni Allison ang kasal? Marahan siyang umuya at lumunok bago sinagot ang ama. Ayaw pang pag-usapan ni Ali ang kasal, dad. Hindi nga lang niya binalita na isang buwan na siyang hindi makatabi ang dalaga dahil sa hiningin nitong space. Ayaw? Bakit daw? Concern na tanong ng kanyang ama. Hindi ko alam. Huli kasi na pag-usapan namin yun, ayaw niya naman kasi. Kaya naman daw niya alagaan yung baby namin mag-isa. Paliwanag niya. Hindi naman sa hindi siya naniniwala na kaya iyon ni Ali. Yun nga lang, di niya maalis ang paghihinanakit na kaya nitong mabuhay kahit wala siya. Ganon siya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, napapatunayan niyang hindi niya kaya mabuhay nang wala ito. Hindi naman yon ang point na magpapakasal ninyo. Tura ni Nico na tila naguguluhan. Ayaw ba niyang may daddy ang baby niyo? Dagdag ni Noah. Hindi rin yon ang point ko. Binata ka pa kasi, Kuya Noah. Paliwanag ni Nico na tila ba itong mas matanda? Bumaling itong mali sa kanya. Kung gusto mo siyang pakasalan, Kuya, sabihin mo sa kanya kung bakit. Ano bang reason mo? Sumalsap kayo na nagtataka sa inaasal ng bunso? Dahil nga magkakababy na kami. Napailing si Nico. Disappointed sa sagot niya. Tumawa ang kanilang ama pero bigla rin itong natahimik. Ano pa bang dahilan para pakasalan ko siya? Kung hindi mo pa alam yan, hindi ka pa talaga ready magpakasal. Halata ang disgusto ni Nico sa tono.
Totoo naman ha, magkakababy na kami. Gusto ko kasama ko siya palagi para maalagaan ko siya. Sila, mali ba yun? Nakangiti na rin si Noah. Sa wakas, naintindihan nito ang gustong ipalabas ng bunsong kapatid. Hindi sa mali yun, kuya, pero kulang. Muling kumunot ang noon niya hanggang sa tapikin siya sa braso ng ama. Huwag kang mag-alala, anak. Liliwanag din ang buhay. Pagbibiro nito. Biglang nagring ang cellphone Travis at umiling na niya. Dinukot niya yun mula sa bulsa. Nagbiblink ang pangalan ni Allison sa screen at masaya niya itong sinagot. Good morning, baby. Napatayo na lang siyang bigla at nabitawan ng kinakain sandwich dahil sa narinig. Ano? Sige, pupunta na ako. Anong problema? Tanong ng kanyang ama. Tumayo na rin ang dalawa niyang kapatid. Dinugunaw si Allison. Papunta sila sa medical city ngayon. Nagtatakbo papunta sa nurse's station si Travis, kasunod ng tatlo pang laksamana. Nakita niyang nakaupo sa labas ng ER ang kanilang katulong na si Simang. Piniliwanag nitong naligaw raw si Allison nang bigla na lang itong sumigaw. Dinatan ito ng kasambahay na nakaupo sa baldosa at dinudugunga. Nakaupo ng ama at ng mga kapatid niya pero si Travis hindi mapakalit pabalik-balik na naglakad. Tinawagan ni Noel ang asawa sa Cavite, gayon din sa Rebecca. Dumating din sa Shelly na siyang doktor ni Bethany. Nangako itong titingnan ng babae at lalabas para balitaan ang pamilya. Nakalipas ang isang oras, lumabas na ang doktor. Kinamayan sa Shelly at ang kasama nito bago hinarap ang mga laksamana. She's okay. Yon ang unang sabi ng doktor at tila nakahinga si Travis. Nangihina ang tuhod niya pero pati din niyang manatiling nakatayo. And the baby? The baby's fine although mahina ang kapit niya. She needs complete bed rest from now on hanggang sa makapanganak siya. Tango lang ng tango si Travis kahit hindi masyado naiintindihan ang mga sinasabi ng pinsang doktor. Narahan siyang itinulak ni Rebecca, sinabihang samahan ng nobya sa loob ng silid at ito nang bahala makipag-usap sa doktor at mag-ayos ng mga kakailanganin. Sinunod niya ang gusto nito. Nakahiga siya sa kama ni Allison, naka-green hospital gown at kinakausap ang isang nurse. Lumapit siya at kahit groggy pa, nakilala siya kagad ng dalaga na nagsimulang umiyak. Inangat ito ang mga braso at lumapit siya para yakapin ito. It's going to be okay, baby. Bulong niya habang nahahalikan ang buhok ng babae. You will be fine. Dahil kailangan magpahinga sa Cavite na pinauwi ni Travis si Allison pagkalabas ito ng ospital. Mas nakabubuti para dito ang lugar at baka kasama pang ina. Araw-araw lang umuwi siya roon at palagi din may pasalubong siya rito. Pagkain, vitamins, bagong libro, mga DVD at gamit na pwede nitong gamitin para alimin ang sarili na hindi umaalis ng kama. Kahit naman mamatay na sa boredom, naging matigas ang ulo ni Allison. Kuminsan naiinip siya, iisipin lang niya ang dugo na nakita niya sa sahig ng banyo nung araw na dalhin siya sa ospital at babalik siyang muli sa pagkakahiga. Ayaw niyang maulit yun at tuluyan niyang maiwala ang baby nila ni Travis. Minsan naman hinayaan sa bubaba ni Mommy Helen para maupo sa hardin o tumutulong sa pagluluto basta ba na makaupo lang siya. Bililhan siya ng laptop ni Travis sa siyang ginagamit niyang pang-aliw sa sarili. Nag-i-internet siya maghapon. Magdamag na kachat ang nobyo habang nasa trabaho ito. Nakapanood na rin siya ng isang katutak na DVDs at nakabasa na napakaraming libro. Inaaliw rin niya ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa anak. Nakasilip siya sa bintana isang gabi habang kinakausap ang malaki niyang tiyan. Ano sa tingin mo magandang pangalan, anak? Gusto ko kasi kung baby boy ka, Travis Kiefer din ang pangalan mo, pero hindi junior. Sa tingin mo, papayag ang daddy mo? Hinaplos niya ang sinapupunan. Pag baby girl ka naman, Tamara Kiran. Maganda naman, diba baby? Tumingin siya sa ibaba at gumiti. Siguro sobrang ganda mo. I can't wait to hold you in my arms. Neither can I. Sabad ni Travis mula sa pintuan. Nilingon siya ng buntis at napangiti siya ng ubod ng timis. Araw-araw mas lalong gumaganda si Allison. Araw-araw mas lalo niya itong minamahal. Hindi lang niya masabi rito. Tuwing sasabihin niya, pinangungunahan siya ng takot na baka i-reject siya nito, na baka iwan siya nito. Kung araw-araw pupusan ang pagpapakita ni Travis ng pag-ibig dito, hindi man niya masabi, pinapakita na lamang niya. Inabot ni Allison ang kamay kay Travis. Lumapit naman to para halikan siya ng marahan. Ilabas ito ang isang pompo ng puting rosas mula sa likuran at pinigayan sa dalaga. Hi baby, bati niyang nakangiti. Hi daddy, sagot ni Allison. Nag-iisip ako ng pangalan. Sinabi niya rito ang pangalang napili. Niyakap siya ni Travis. Di kaya masyado naman ako madamot sa pangalan niyan. Puro sa akin kinuha. Gusto ko kasi pangalan mo. Nakangiting tumunghay siya rito. Tell you what, let's make a deal. Pag lalaki, Kiefer Travis. Pero kapag babae, gusto ko Alisana. Tumango siya at inangat ang mukha para gawa na ng halik sa Travis sa mga labi. Pareho silang nagulat ng maramdaman ng pagsipa ng bata sa tiyan niya. Natawa sila. Lumahod si Travis at tinikit ang tenga sa tiyan niya. Baby, si daddy to, how are you?
Muling sumipa ang sanggulat ng magtas na mukha si Chavez. Puro ng pagkamangha at kaligayahan ng mga mata nito. Hindi napigilan ni Alice ang mapaiyak sa sobrang tuwa at pinuhatsa ni Chavez at inihiga sa kama. Magkayakap sila na higa roon magdamag. Galing si Allison sa doktora niya para magpa-ultrasound test. Sinamahan siya ni Mommy Helen dahil meron napaka-importanting meeting si Chavez. Yun ang unang pagkakataon na nagtungo siya sa doktora na hindi ito kasama. Matapos ang test, nalaman nilang lalaki magiging baby nila ni Chavez. Niresitahan siya muli ng doktora ng mga vitamins at sinabi niyang magpahinga at huwag masyado magpakapagod. Bawal din sa kanya ang sumama ang loob. Wala namang nakikita ang doktora na makakasama sa baby nila na ngayon pa lamang, tinatawag na nilang Kiefer. Dahil inabotan ng tanghalian, nagpa siya si Helen Laksamana na bumili ng pagkain at talin sa opisina para magkakasalo silang kumain buong pamilya. Gusto rin ni Allison na surprisahin ang nobyo. Masaya sila nagtungo sa opisina ng Laksamana Sons. Masakit ang ulo ni Chavez. Napatagal ang meeting na dinalohan niya at nalipasan na siya ng gutom. Hindi siya nakapag-almusal at na-late pa siya dahil sa biglang traffic sa SLEX. Nagkamali pa ng pag-schedule ang temporary niyang sekretarya sa susunod na meeting. Namimiss na niya si Allison. Wala siyang gusto ngayon kundi ang umuwi sa Cavite at yakapin ang asawa. Yun na ang turing niya kay Allison, his wife. Pagkapanganak nito, pakakasalan talaga niya ito. Wala siyang pakialam kung ayaw man ito o gusto. Kung kailangan kidnapin niyang babae, gagawin niya. Inalis niya ang salamin sa mata at minasahe ang masakit na parte sa pagitan ng mga kilay niya. Nang biglang bumukas ang pinto, lalong uminit ang ulo niya sa magaling niyang sekretarya. Hindi yata marunong kumatok. Pinipigil na niya ang sariling saminghal nang biglang magsalita ang nasa pintuan. Hello, Chavez. It was not his secretary. Namiss kong Manila, Mommy. Magilaw na sabi ni Allison habang naglalakad sila patungo sa hallway ng building at papunta sa opisina ng Laksamanas and Down. Pero mahal ko na rin ang Cavite. Tahimik sa lugar na yon. Sagot nito. Binati ni Allison ang gwardyang nakita at pinunang pumasok sa opisina ng driver na may dalang mga supot ang takeout na pagkain. Dumiretso sa pantry si Mrs. Laksamana. Saan na narinig niya ang masayang hiyaw ng isang lalaki? Sa huli niya isiniko. Siya naman sa sarili ni Chavez Dumiretso. Wala ang sekretary ng lalaki sa mesa nito at naisip niyang marahil nagla-lunch out ito. Gaya na nakagawian, kumatok muna si Allison bago itulak pabukas ang pinto ng opisina. Surprise! Bati niya. Pero siya ang nasurpresa sa nakita. Nawala ang ngiti niya at waring sinaksak siya ng kutsilo sa dibdib na makitang may nakapulupot kay Chavez na isang maganda at matangkad na babae. Nakapulupot sa kamay nitong kurbata ng lalaki at sa kandungan nito iyon nakaupo. Nanlaki ang mga mata ni Chavez na makita siya. Parang antagal nilang nagtitigan. Binalingan ng haliparot na babae sa Chavez. Who is she, darling? Sa narinig, wala sa loob na napatra si Allison. Napatayo si Chavez at halos na ihulog ito ang babae sa may sahig. Doon naman dumating sina Helen, kasunod sila Nico at Noah. Nakatayo lang si Allison. Nangilid ang luha at nakawang ang bibig. Chavez Kiefer Laksamana? Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng ginang. Allison! Puro naman pagmamakaawa ang tiling ni Chavez, pero hindi na yon pinansin pa ng dalaga. Tumalikod siya at tumakbo papalayo. Hinabol siya ni Chavez pero sinwerte siya sa elevator. Sumara ng pinto niyon bago pa maabot ni Chavez ang pintuan. Hindi pa rin tumutulo ang luha sa mga mata ni Allison. Kalmado siya naglakad palabas ng gusali. Tinawag siya ng taxi na nakangiting gwardya sa labas at pagiliw pa siya nagpasalamat. Nanlalamig siya, hindi makaiyak. Tila ba nakikita niya lahat ng pinagdaanan nila ni Chavez? Ngayong nasa dati niyang tinitirhan na siya, marahan niyang itinulak pa sa ripe yun. Hindi siya pumayag na iparenta ang apartment para bang alam niyang mangyayari ito at kailangan niya ng takbuhan sa pagkakatong iiwan sa ni Chavez. Para siyang multong nag-iikot-ikot sa sala. Hinawakan niya mga gamit niya, ang mga unan, ang sofa, ang TV. Hindi pa rin siya makaiyak. Nagtungo siya sa dining room at naupo sa isa sa mga silya. Hinihimay pa rin niyang nararamdamang sakit. Nagdurugo ng puso niya. Ano ba yung nakita niya? Si Chavez naman ang anak niya, ang lalaking mahal na mahal niya. Si Chavez niya na hindi naman pala talaga sa kanya. May pumatak na tubig sa kamay niya. Nagulat siya, tinignan niya iyon. Luha ba yun? Umiiyak pa siya. Tumungo siya at sumubsob sa mga braso, saka humagulhol. Hindi niya na masabi kung saan ang gagaling ang sakit, basta't ang sakit-sakit ang dibdib niya, ng likod niya, ng buo niyang katawan. Maya-maya pa, hindi na niya nakayanan ang sakit at napasigaw na siya. Basa na sa dugo ang suot niyang palda. Shit! Sigaw ni Chavez sabay suntok sa pader sa gate ng bahay niya sa Pasig. Ayon sa maid na sa Simang, hindi umano nagpunta ron si Allison. Wala rin ito sa Cavite, ayon sa mga kasambahay roon. Nang subukan niyang tawagan ng cellphone ito, naka-off iyon.
Nakausap na niya sa telepono si Nico. Umuwi ang bunso nila para alamin kung nagtungo roon si Allison, pero wala ito roon. Wala rin alam si Rebecca sa nangyayari. Naghiwalay na sasakyan sina Noah at Travis. Pinapunta niya sa dating apartment nitong kapatid habang siya ay tumuloy sa bahay sa Pasig. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung paano magpapaliwanag kay Allison. Hindi niya inaasahan na darating doon ulit ang ex-girlfriend niya na si Yula. Modelo ito at nagtungo sa Amerika at doon na tumira. Halos isang taon na niya itong hindi nakakausap. Magpapagawa raw ito ng bahay sa kanila kaya nakipagkita sa kanya. Hindi niya inaasahang bigla na lang siya nitong susunggaban at halos salayang na sa kanya ng mesa. Ngayon, nawawala ang babaeng pinakamamahal niya at maaring nasa panganib ito dahil sa sensitibo nitong kalagayan. Iniwan niya si Yula sa opisina, kasamang kanyang ina. Sigurado siyang makakarinig ito ng maaanghang na salita mula sa tanyag na matara sa dila ni Mrs. Laksamana. Serves her right, naisip niya. Pihadong siya ng susunod na masaseremonan. Gayunpaman, handa siyang magpaliwanag at harapin lahat ng kaparusahan. Huwag lang mapahamak si Allison. Nagring ang cellphone niya at nag-flash doon ang pangalan ni Noah. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Walang ilaw sa bahay ni Allison sa Makati. Para bang walang tao? Bumaba si Noah sa kanyang CRV. Lumapit sa gate at maliit ang apartment. Tao po? Tawag niya sabay katok. Wala siya nakitang gumagalaw sa loob dahil sa kadiliman. Tao po? Ulit niya. Lumabas ang kapitbahay ni Allison na isang balingkinitang babae na may kargang bata. Ano po yon? Inahanap ko po si Allison. Dumaan po ba siya dito? Tanong niya. Nakita ko siya kanina. Sakay ng taxi, hindi ba sumasagot? Lumabas na rin ang babae, tinungo ang gate ni Allison. Allison, si Luisa to. May naghahanap sa halatang magkaibigan ng dalawa dahil pamilyar na pagpasok ng babae sa gate ni Allison. Sumunod si Noah. Walang ilaw sa loob ng bahay at tagpuan nilang nakalak ang pinto. Allison? Tawag ni Noah. Sumilip siya sa bintana habang kumakatok si Luisa. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Parang alam niya na may masamang nangyari. Lumapit pa siya sa bintana at may naaninag. Para bang, Allison? Sigaw niya na kinagulat na mag-ina. Nagsimulang umiyak ang bata na kargan ni Luisa. Laro ito nag-iiyak na ihampas si Noah ang katawan sa pinto. Allison! Naglabasan rin ang mga kapitbahay ng babae upang panoorin ang kaguluhan. Shit! Nasa loob siya! Nasa sahig! Sabi niya. Tinadyakan niya ang pintuan. Ma'am, meron ka bang susi sa bahay ni Allison? Tumango si Luisa. Mabilis na umibes patungo sa sariling bahay. Kinakain na si Noah ng takot. Sigurado siyang may nakita siya nakandusay sa sahig. Tinulungan siya ng isang kapitbahay ni Allison. Isang matakal na teenager na malaki ang kaha. Bago pa man makabalik si Luisa na dala ang susi, nag-iba na nilang dalawang pinto at nakatakbo na si Noah sa loob ng bahay. Sa dining room niya nakita ang dalagang buntis. Wala itong malay at tuguan ng mga binti. Nakakarat ang laman ng bag nito sa sahig na tila ba nahulog o may hinahanap. Napansin ni Noah ang cellphone sa kamay ng babae. Wala iyong baterya. Nahulaan niyang sinubukan itong tumawag sa kanila bago ito nawala ng malay. Namumutla ito at malamig ang balat. Mahinang mahina rin ang pulso. Dala ng adrenaline, pinangko ito ni Noah at mabilis na dala sa SUV niya. Matapos magpasalamat kay Luisa, pinarangkada na niyang kotse. Napansin niyang may sumusunod na pulis sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Lalo pa niyang bililisan ang pagpapatakbo ng sasakyan habang patay-sindi ang hazard lights niyon. Hinila niya ang cellphone at tumawag sa kapatid. Hello? Kuya, I found her. Nangangatal sa takot ang boses ni Noah. It doesn't look good, kuya. Papunta na ako sa Makati Med. Shit! Mura ni Travis. I'd meet you there. Take care of my family. Tinapos ni Noah ang tawag. Halos palipanan ng kotse sa mga kalye ng Makati. Kompletong pamilya ni Travis sa ospital. Kasalukuyang nasa ER si Allison. Kritikal umanong lagay nito. Muntik na itong maubusan ng dugo at ng amniotic fluids. Isinilang na nito ng premature at through cesarean section ang sanggol na dinadala. Nasa peligroso rin kaligayan ang bata sa ngayon. Pinangalan ng Kiefer Noah Hidalgo Laksamana bilang pasasalamat sa uncle nitong siyang sumagip sa mag-ina. Nasa incubator si baby Kiefer. Ang liit-liit nito pero para kay Travis, itong pinakagwapong bata sa balat ng lupa. Kamukhang-kamukha niya ito. Singkit din ang mga mata. Matangos ang ilong, pero labi naman ang inang namana. Dinalaw nila ito at ganoon na lamang ang hagulhol ng kanyang mommy na makitang bata. Sabi nito sabay irap kay Travis Laksamana. Kapag may nangyari sa ina ng batang yan, Travis, ikaw ang mananagot sa akin. Kinuha niyang oportunidad na iyon para makapagpaliwanag. Sinabi naman ng ginang na nakausap niya si Luya Yula at alam na nito ang totoo. Hindi nga nang ito nabanggit na binalaan nitong babae na huwag na magpapakita pa kahit kailan sa kanilang pamilya kung mahalaga sa babae ang buhay nito. Sa Pasig, umuwi ang pamilya ni Travis pero hindi siya sumama sa waiting area siya natulog. Kapag hindi na niya kaya ang antok,
palagi siya nakabang sa nurse station para mangulit sa mga naroroong payag at sa makapasok sa ICU para makita si Allison. Bandang huli napapayag din siya ng mga ito. Tahimik ang ICU pero sa mga tunog ng monitors na nagbabantay sa tubok ng puso at paghinga ng pasyente. Naupo si Travis sa sila sa tabi ng kama ng nobya. Maputla ito at halos kakunin na ng una ng mukha. Tila ito ang health sa pagkakatulog. Inangat niyang kami nito at nampihan ng daliri ang labi ng babae. "I love you," bulong niya. Sa unang pagkakataon, nasabi niya yun sa isang babae na hindi niya kamag-anak. "I love you. Come back to me." Hinaplos niya ang kamay nito habang mahinang kinakausap. Hindi nagbagong kalagayan ni Allison kinabukasan, pero nalipat na nila ito sa isang private na silid. Nagdala ng damit at pagkain ng mami ni Travis. Maagang dumalaw si Noah. May dalitong fresh flowers sa isang malaking vase. Dumaan din si Nico at Rebecca na may dalang iba't ibang kuri ng balloons para raw maging masayang atmosphere doon. Isa pa, celebration iyon ng panganak ni Allison. Dumalaw rin ang mga kaopisina, mga kaibigan at maging mga kapitbahay ng dalaga. Nang payagan ng doktor, iniwan ni Chavez ang ina para magbantay muna sa nobya. Nagtungo siya sa nursery para makita ang anak. Pinagsuot niya ng gown ng nurse sa kaginiya sa incubator. Tulog na tulog ang baby niya. Maraming kung ano-nong tabo na kakabit sa katawan. Sinabi ng nurse na pwede itong hawakan. Lumalabas, maingat na isinuot ni Chavez ang mga kamay sa mga butas ng gilid ng incubator. Mainit ang loob niyan. Marahan niyang ipinatong mga daliri sa binti ng anak. Napakalambot na balat ng baby niya, nila ni Allison. Mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal niya ang pamilya niya. Hinaplos niya ang binti ng anak saka tinaas ang kamay para hawakan ang pisngi nito. Tila nagulat pang bata tumaas ang braso nito. Tuloy nang napahagulol sa Chavez nang hawakan ng sanggol ang isa nitong maliit na kamay ang isa niyang daliri. Unang beses nakatulog si Chavez ng gabing iyon. Apat na araw matapos manganak si Allison, rutinary ang mga araw niya sa ospital. Sa umaga, darating ang pamilya niya na may dalang almusal at kung ano pang makakain niya. Napupuno ng balloons, bulaklak at stuffed toys sa salit ni Allison na siya nakakadagdag ng kulay, pero hindi ng ligaya. Sa hapon, babalik ang mami niya para dalan siya ng hapunan at babantayan si Allison habang dadalo naman siya sa anak niya. Umaayos ng lagay ni Baby Kiefer. Malakas na ito at hindi na kailangan nasa incubator pa. Napakagwapong bata ng baby niya. Pinagmalaki sa kanya ng mga nurses doon na ito ang pinakamabait sa lahat ng baby sa nursery. Noong araw na iyon, pinayagan na rin siya ng nurse sa kargahin ng bata. Halos isang rotas yata siya sa salid niyon at kinausap na masinsin ang baby niya. Nakadilat lamang si Baby Kiefer at nakatingin sa ama. Alam niyang hindi pa siya nakikilala nito, pero hindi niya maalis ang matamis ng ngiti sa labi. Proud na proud siya sa anak niya. Unang beses nakangiti siya nang bumalik sa silid ni Allison. Pagbukas ng pinto, una niyang narinig ang pag-iyak ng kanyang anak. Nanlalamig niyang tinakbo papasok ng kwarto. "Wag po, Diyos ko. Ako na lang pong kunin niyo." Nakita niyang nakaupo ang mami niya sa tabi ng kama ni Allison. Hawak-hawak ang kamay ng babae. Humikbi ito pero parang balo na kangiti. Bumaling si Chavez sa nobya. Magputla pa rin si Allison pero nakadilat ito at nakangiti sa kanya. Literal na napalod siya habang nakatitig sa dalaga. Umiti itong mali sa kanya. Tumayo na siya at nagmamadali nagtungo sa kama para marahang iangat at yakapin. "You're awake," sabi niya habang niyakap din siya nito na mahigpit. "I'm sorry. I love you." Wala siyang ibang nasabi kundi ang mga salitang iyon hanggang dumating ang doktor. At kahit noon hindi niya binitawan ang kamay ni Allison. Dalawang linggo rin sa ospital si Allison at Baby Kiefer. Dalawang linggo rin sa sende ng Makati Med sa Chavez. Pero hindi tulad ng dati, masigla na siya at hindi na parang minuto lang ipati siya idadalhin na. Katabi niyang matulog si Allison sa kama kahit bawal iyon sa regulasyon ng ospital. Kahit ano ay gagawin niya para rito. Kung gusto nga nitong matulog siya na nakatayo, gagawin niya yon. Hindi na niya ito sasaktan o bibigyan ng dahilan para sumama ang loob sa kanya. Isang araw nang galing siya sa isang convenience store dahil humiling si Allison ng ice cream. Pumasok siya ng silid at naabot ang naroon ng anak niya. Karga-karga ito ni Allison habang kinakausap ng masinsinan. Mahina ang boses ng dalaga kaya hindi narinig ni Chavez. Isinara niya ang pinto at tinungong kama. Ibinaba niya ang biniling ice cream sa mesa bago na po sa tabi ni Allison at pinagmasa ng anak. "Have I ever thanked you for my son?" mahina niyang tanong. "Not in the last half hour," nakangiting sagot nito. He stared lovingly at her face. "Thank you for my son. You're welcome." Hinaplos sa Chavez ang pisngi ng anak habang bisita sa pag-inom ng gatas mula sa dibdib ng ina. Tahimik lang sila roon, isang pamilya. Nang dumating ang nurse, tinulungan ni Chavez na ayusin ang hospital gown ni Allison. Hinalikan nilang anak bago ito inabot sa nurse. Inihatid ni Chavez ang nurse sa pinto at kung hindi lang maiiwan ng asawa, iahatid na rin niya mga ito sa nursery.
Hindi mapigilan ni Travis ang suspetsang maaaring kidnapper ang nurse na yun at tangay na lamang nito bigla ang anak niya. Pinilit niyang alisin ang ideya na yun. Naisip niya medyo nakakaparanoid palang pagiging bagong daddy. Nang makalayo ang nurse, isinara ni Travis ang pinto at bumalik sa silid. Pinagmamasdan lamang siya ni Allison. "I think," sabi ni Travis, "it's time that we talk." Tumango ito, tinapik ang espasyo sa tabi nito sa kama. Naupuro ng binata, bumuntong hininga, saka nagsimulang magpaliwanag. "Matagal na kaming wala ni Yula. Matagal na kami nag-break at hindi nag-usap. Kaya nagulat ako nung dumating siya sa opisina before. May project daw siya para sa kumpanya. Yon ang dahilan kaya siya nagpunta rito nung ilang linggo pa lang tayo nakakabalik galing Thailand. The last time hindi ko in-expect na babalik siya, tatalunin lang ako bigla." Tumingin siya kay Allison. "Hinalikan niya ako pero hindi ko siya hinalikan. Kailangan ko lang siyang hawakan kasi kung hindi mahuhulog din ako sa upuan ko." Ngumiti siya na mapagbiro pero hindi yun tunog ni Allison. Kinuha niya ang kamay ng nobya. "I was thinking noong araw na yon na gusto ko nang umuwi sa Cavite kasi namimiss ko ng baby ko, si Kiefer, saka ang mommy niya." Dumunok si Travis. "Eto na, aamin na siya. Ang babaeng mahal ko." Napakagat labi si Allison pero hindi umimik. Nagpatuloy si Travis. "I never told that to anyone else. I think I've fallen in love with you na muntik mo na akong batuhin ng isang paso ng fortune bamboo. O siguro hindi pa, but I started then. And I haven't stopped." Inangat niya ang kamay ng dalaga. Hinalikan ang mga daliri nito. "I've fallen in love with you. I love you. I will always love you, baby." Hindi maikakailang ang sincerity sa tinig ng binata. Nang bosa sa mga salita at sa mga mata niya, ang katotohanan ng mahal na mahal niya ang babaeng kaharap niya. "I want to be with you, pero alam kong it has to be your choice. Gusto ko lang malaman mo how I feel. If you can't trust me again, maintindihan ko. Kahit ano'y gagawin ko basta masaya ka. Kung kailangan mo lang ako, Kiefer, tatanggapin ko basta masaya ka. Kung kailangan mong lumayo ako, lalayo ako. Basta masaya ka." Yun ay yata ang pinakamasakit na sabi ni Travis sa sarili sa buong buhay niya. Pero kung ano ikasisiya ng babaeng mahal niya, yun talagang gagawin niya. Kahit pahabang buhay niyang pagdusahan iyon. Narinig niyang sumingot ang babae. Nagangat ito ng mukha. Hilam sa luha ang mga mata nito. Pero hindi niya mabasa kung anong desisyon nito. "Kailangan ka ng baby mo." Mahinang sabi nito at naramdaman ni Travis ang unang kirot sa puso niya. Mahirap ang lumaki ng walang daddy. Tumango siya pero pinilit lamang niyang hindi maiyak. "Pwede tayong mag-schedule ng visitation times. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ni baby Kiefer. Hindi siya lalaking wala ako sa tabi niya." "Paano kapag nag-asawa ko?" tanong ni Allison. "Papatayin kong hype na lalaking yon," sabi ni Travis sa isip niya. "Di okay lang, basta aalagaan ka niya." Lumunok siya na tila ba hirap na hirap. "Basta ba mamahalin niya si baby Kiefer. Pero ayoko mawala sa buhay ng anak natin. Kahit may asawa ka ng iba, ako pa rin ang daddy ni baby Kiefer." Tumango itong maliit na higa. "Buti na lang pala." At sabi nito, napatingin si Travis dito. Nagtatanong. Nakangiti na si Allison. "Buti na lang pala, ikaw din ang lalaking pakakasalan ko." Napanganga si Travis. "Nanlaki ang mga mata. Ang cute mo talaga kapag nanlalaki ang mga mata mo." Umirit ng malakas sa tawa si Allison ang sunggaban sa ni Travis at yakapin na mahigpit na mahigpit. "Hoy, Mr. Laksamana, baka nakakalimutan mong mahina pa po ako." Hindi na siya hinayang magsalita pa ni Travis. Niyakap na siya nito matagal at tinalikan, matamis at mapusok na halik. Maya-maya pa'y nag-angat ng tingin ang lalaki at kinitian siya. "I love you." Hinaplosin niya ito sa mukha. "I love you." Saka niya ito muling niyakap na mahigpit. "Travis?" Untag niya maya-maya. Matutunaw yung ice cream. 2 years later, nakadungaw sa labas ng bintana si Travis habang nakayakap sa lagnya ang 2 taong gulang na anak. Nakatulog na ito sa balikat niya pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang bitawan. Mabait na bata si Kiefer. Makulit tulad ng mga tiyuhin pero mabilis mapagsabihan. Malambing din ito tulad ng ina at matarino. Gwapo gaya ng ama. Gago niya makakaya basta lumaking masayang anak niya. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula ron ang asawa. Nakabathtub ito at para bang bumalik silang dalawa sa pangyayari. Mahigit 2 taon na nakakaraan nang ibigay ng asawa sa unang pagkakataon ng sarili nito sa kanya. Hindi niya alam na naghahanap na pala ang puso niya noon ng pagmamahal. Sa dinami-rami na naging nobya niya at mababaeng dumaan sa buhay niya, isang maganda, mabait, at matalinong sekretary lang palang hinahanap ng kanyang inosente pang puso na hindi pa nakakaranas ng tunay na pagmamahal. Hanggang sa lumipad sa mga braso niya isang anghel na may dalang fortune plant. Ngumiti ang kanyang asawa na makitang mahigpit na pagkakapitan nilang mag-ama. "Hindi po tatakbo ang baby mo, Architect Laksamana." Biro nito sabay abot sa paslit. Gumising si Kiefer. Ngumisi sa ina bago dito naman yumakap at muling natulog. Pinagmasdan ni Travis sa mag-ina habang papalayo sa kanya.
Inihiga ni Allison ang anak sa kama. Hinalikan bago kinumutan na tinabi ang stuffed teddy bear at stuffed dog na bigay ng tiyuhin nito. Nakangiti pa rin si Chavez na bumalik ang asawa sa harap niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. You're welcome. Bulong pa ni Allison bago pa man siya makapagpasalamat dito para sa anak nila. Mahinang tumawa siya. Second honeymoon nila yon at nasa Bangkok muli silang dalawa. Kasamang anak na rin doon na buo. 2 years ago, pangarap lang ni Chavez sa isang asawa at ang isang anak. Isang pangarap na sinuko na nga niya, kaya siya nag-alok ng deal kay Allison. Ngayon, yakap niya ang pinakamabait at pinakaperpektong asawa para sa kanya at natutulog sa kabilang silid ng kanilang anak. I love you! Bulong niya habang bumababa sa lig ng asawa mga halik niya. Kumikislap sa buhok nito ang mga ilaw ng Bangkok at nasa mga mata naman itong kaligayahan at pagmamahal na panghabang buhay. I love you too, sagot nito. But I'm sure you're gonna love me more. Tukso nito habang inaalis sa Chavez ang tali ng bathroom nito. Lumantad sa kanya isang itim na lacy lingerie na regalo ni Rebecca para sa kanilang bakasyon. Nanlaki na naman ang mga mata ni Travis at napahagikik si Allison. I'm flattered, baby, pero hindi yan dahilan kung bakit mas mamahalin mo ko. Nag-angat ang tingin sa Chavez. Ano yon? Ipinulupot ni Allison ang mga braso sa leg ng asawa. I love you. Bulong nito sabay dampi ng halik sa mga labi niya. And you are going to be a father again. Walang pagsidla ng tuwang nadarama na mag-asawang laksamana sapagkat pinayanod sila ng munting anghel ang mabubuo ng kanilang masayang pamilya. Hindi lahat ng mag-asawa may happy ending. Minsan nagkakaroon talaga ng problema. Susukat kung gaano katatag ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung mahal ka talaga ng asawa mo, hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob mo. Swerte tayo, minsan, kung ang ating mga biyanan ay mababait, maalaga, mapagmahal, hindi matapobre na dapat same level ng standards silang mayayaman. Maraming salamat sa pagsubaybay ng kwentong My Boss Got Me Pregnant. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang mga susunod pang uploads. Maraming salamat!